Good day po sa inyong lahat. In this video ay ating papag-uusapan ang minimum qualifications ng Tri-Bureau, Bureau of Fire Protection, PNP, and BGMP. Under the Republic Act 6975 or the DILG Act of 1990 and RA 9263. At ano-ano nga ba ang mga requirements na ating dapat i-comply kapag tayo ay qualified? So tara mga kahariboy, ating alamin kung tayo ba ay qualified mag-apply. So yung RA 9263, otherwise known as the Bureau of Fire Protection and Bureau of Jail Management and Penology, Professionalization Act of 2004 upgraded, among others, the qualification standards in the designation of the uniformed personnel in these agencies. Ito po yung batas na nagsasaad ng upgraded standard qualifications ng Tri-Bureau. Kasi dati, in Republic Act number 6975, otherwise known as the Department of the Interior and Local Government Act of 1990, according sa batas na ito, sa Section 30, Paragraph D, ay sinasabi na kahit ikaw ay second year college level or equivalent of 72 units, ay pwede na po tayong mag-apply sa Tri-Bureau as long as we meet the other minimum qualifications. So in this Section 30 po of 6975, ito po ay nirevise, pinalitan, binago or in-upgrade ng 9263 na batas, at ito po ang ating pinagbabasihan hanggang ngayon. So ito po yung nakalagay sa Section 4 ng RA 9263. No person shall be appointed as uniformed personnel of the BFP and the BGMP unless he she possesses the following minimum qualifications. Letter A, a citizen of the Republic of the Philippines. Letter B, a person of good moral character. Letter C, must have passed the psychiatric, psychological, drug and physical test for the purpose of determining his her physical and mental health. Must possess a baccalaureate degree from recognized institution of learning. Must possess the appropriate civil service eligibility or second level eligibility like PRC passer, civil service passer na PD 907 at fire officer entrance exam passer. Letter F, must not have been dishonorably discharged or dismissal for cause from previous employment. So, ibig sabihin, meron tayong maling nagawa o hindi magandang record kaya tayo natanggal o na-discharge sa service o sa ating dating trabaho. Kaya kung hanggat maaari ay iwasan po nating magkaroon ng bad record. Letter G, must not have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude. Ibig sabihin, dapat po ay hindi tayo dating nakulong. Nakulong dahil napatunayan sa hukuman na tayo ay nagkasala at tayo ay hinatulan ng guilty. Ano ba yung crime involving moral turpitude? So yung moral turpitude has been defined as everything which is done contrary to justice, modesty, or good morals. Ito ang mga example ng moral turpitude: murder, kidnapping, child abuse, rape, theft, robbery, arson, conspiracy, criminal threats, prostitution, perjury, driving while intoxicated without a license. Iwasan po nating ma-involve dito, panatilihin po natin yung good moral character o disiplina sa sarili. Next, must be at least 1 meter and 62 centimeters in height for male and 1 meter and 57 centimeters for female, provided that a waiver for height and age requirement it shall be automatically granted to applicants belonging to the cultural communities. So sa part po na ito, ito po ay inamend, pinalitan, binago, ni-revise. So ibig sabihin po, hindi na po ito yung sinusunod sa height requirements
mayroon na pong bagong batas patungkol sa height requirements. Ito yung Republic Act number 11549, May 26, 2021, also known as the PNP, VFP, BGMP and Bucor Height Equality Act. This act lowering the minimum height requirement for applicants of the PNP, Bureau of Fire Protection, BGMP and Bucor, amending Republic Act 6975 and RA 9263 and RA 10575. Magpasalamat po tayo kay former President Roa Rodrigo Duterte, siya po yung nagpirma ng batas na ito, at pati rin po kay Senator Bato de la Rosa. So dito po sa Height Equality Act, yung height requirements po dati na 5'4 sa lalaki ay ginawa pong 5'2, at yung height requirements po na 5'2 sa babae ay ginawa pong 5'0 or 5'. Aking tulong po ito para sa lahat ng mga aplikante na gustong pumasok sa Uniform Service of the Philippines. Age limit 21 to 30 years old, 31 to 35 years old require certificate of waiver. So gagawan po natin ito ng separate na video. Ano po yung waiver na ating gagamitin? Paano po yung pagpasa? Ano po yung mga requirements? Pag-uusapan po natin yan. Gagawin natin yan ng separate na video. So let's continue, letter I. Yung timbang po natin dapat not more or less than 5 kilograms from the standard weight corresponding to his hair height, age and sex. So ibig sabihin po ay dapat normal yung ating BMI or body mass index. Gaya po ng sabi ko kanina, provided that a new applicant must be less than 21 years of age and not more than 30 years of age. So ayan po yung minimum qualifications sa pag-apply po sa Tri-Bureau. Tignan po natin yung ating mga sarili kung tayo po ay qualified na mag-apply. Kung tayo po ay qualified, then let's proceed to the requirements. Ano-ano nga ba yung mga requirements na dapat nating ihanda sa pag-apply sa Tri-Bureau? So ito po yung mga requirements na kailangan po nating i-comply kung meron na pong hiring o quota sa ating mga region. Ito po yung mga requirements na dapat i-comply ng mga BGMP applicants, PNP applicants at FO1 applicant o fire applicant. Una ay yung original copy of application letter addressed to the regional director stating the specific name of the BEP office, PNP or BGMP. Meron pa akong ginawang video patungkol sa application letter format sample. So, ilalagay ko po dyan sa description yung link. Yung PDS o personal data sheet. So, gagawan po natin to ng video, ng separate video kung paano po yung tamang pag-fill up ng PDS para sa mga new applicant. Next ay ating pong ipa-authenticate yung ating eligibility na gagamitin kung ito ba ay R1880 or PRC passer or civil service passer ba eligibility or fire officer passer ba tayo para sa fire applicant or napulcom passer ba tayo para sa police applicant or BGMP entrance passer ba yung gagamitin natin sa pag-apply sa BGMP. Next, atin pong ipa-authenticate yung ating TOR at saka diploma kung saan po tayo nag-aral. So, tips lang, damihan na po natin ang pagpa-authenticate para po hindi tayo pabalik-balik. Next, original copy of birth certificate issued by PSA. For married applicant, original copy of marriage certificate issued by PSA. Original copies of birth certificate kung mayroon po tayong mga anak o dependents. Sunod, one original copy of clearances, barangay, police, mayor, MTC, RTC, and NBI. Next, photocopy of certificate of waiver kung tayo po o applicant po ay did not meet the height or age requirement. Next, photocopy of professional driver's license with restriction code 2 and 3. 2-3 and national certificate NC2 or NC3
issued by the TISDA. Next, photocopy of certificate of membership issued by National Commission on Indigenous People and National Commission on Muslim Filipinos for applicants who do not meet the required age or height but a member of indigenous group, and one copy of authenticated appointment and service record for former and current government employees. Last, photocopy of PhilHealth Pag-ibig and 10 identification card. So yan po yung mga requirements na dapat po nating i-comply at guide para po sa ating pag-a-apply kung saan man tayong gusto mag-apply sa Tri-Bureau. So maraming salamat po sa inyong panonood. I hope po ay mayroon po tayong nakuha kahit kunting idea sa video ito. God bless po and good luck po sa inyong pag-a-apply ngayong taon. Tandaan po lagi natin yung sinasabi ni Benjamin Franklin na by failing not to prepare, then you are preparing to fail. Don't forget to like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi po tayong updated sa aking mga susunod na uploads. Big 142, this is Hariboy TV, over and out.